Naging balaisipan para sa mga Pinoy fans kung nasaan na nga ba si Kalimaw at kung makakabalik pa nga ito sa pambansang koponan ng Pilipinas at sa F2 Logistics. Matapos ang isang taon na absent sa Philippine Volleyball, si Kalimaw may nireveal. F2 and National Team comeback no more. Kalimaw retired na. Naglaro kahit injured sa kanyang last PVL game versus Petrogas. Pero bago yun mga kaviheads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Inulat ni PhilHawaiian pro volleyball player na si Kalimaw ang kanyang mga fans matapos i-anunsyo ang kanyang unexpected retirement. Sobrang unexpected nga ito dahil marami pa ngang umaasa na babalik siya sa F2 Logistics Cargo Movers na ngayon ay kailangan na kailangan nga ang kanyang serbisyo. Sa edad na 28 years old ay no doubt na napakaaga nga nitong tinapos ang kanyang volleyball career, lalo na't nakakapag-perform pa naman ito ng matindi, hindi lang sa kanyang PVL debut kundi pati sa Athletes Unlimited sa USA bago ito naglaro pabalik sa Pilipinas. Nito lang November 22, nag-post si Mau sa kanyang Instagram account ng kanyang highlight sa huling PVL game laban sa Petrogas noong 2022 PVL Reinforced Conference. Aniya sa caption ng post, "A year ago today, I played my last pro volleyball match of my career, possibly. I say that because I left that chapter open-ended. I have a hard time even saying I'm retired because it wasn't by choice. Of course, I had thoughts to be done playing overseas throughout that season, but I didn't think it would end so abruptly." Ayon rin kay Kalay, marami nga ang nagbago sa kanyang buhay pagkatapos ng kanyang huling pro volleyball game. Sobrang memorable nga para kay Mau ng kanyang huling match laban sa Petrogas Angels dahil bukod sa nanalo sila sa loob ng 3 sets 25-16, 25-22 at 27-25 laban sa team na naging champion present rin na nanood noon ng kanyang tatay at Auntie Hana. Ito nga rin daw ang isa sa kanyang best performance sa kanyang buong career. Gumawa siya noon ng 20 points, 8 receptions sa likod ng 22 points ni Lindsay Stalzer in just 3 sets. Pero ang malala nga dito ay ang kanyang revelasyon na naglaro siya ng injured. Ayon kay Mau, nakarana siya noon ng love room tear. "I will cherish this day forever," aniya sa dulo ng post. Bigong F2 Logistics noon na makapasok ng semifinals matapos kapusin bilang 5th placer with 4 wins and 4 losses. Yun nga lang ang nag-iisang conference ni Mau sa PVL. Sa PSL o Philippine Superliga, nauna siyang naglaro sa United Volleyball Club kung saan binuhat niyang team kasama ni Alohi Robbins Hardy. Matapos noon ay naghiwalay na sila ni Alohi ng PSL teams at napunta nga si Kalimaw sa F2 Logistics. Kasamang F2 Logistics, nagkampiyon si Mau sa 2019 All-Filipino Conference at Invitational's Cup. Bit niya rin ang dalawang PSL Awards bilang 2019 All-Filipino Best Scorer at MVP. Nagkampiyon din ng F2 kasama si Mau noong 2021 PNBF Champions League. Nag-post naman si Mau sa kanyang IG stories at sinabing, "Life looks different now, but I like different." Sa kanyang stint naman sa Philippine Women's Volleyball Team, na una siyang naglaro suot ang Philippine jersey noong 2019 ASEAN Grand Prix Leg 1 pero hindi na siya natuloy noon kasama ni Alohi dahil sa issue ng kanyang eligibility sa paglalaro sa SEA Games 2019. Nakapaglaro na lang uli siya para sa Pilipinas nang makumpleto niya na ang requirements noong pandemic. Kasama siya sa lineup na pinadala ng Pilipinas sa 2021 EVC Club Championships sa koponan ng Chocomucho. Bukod sa Pilipinas at liga sa USA, nakapaglaro din si Mau sa mga liga sa Puerto Rico noong 2016 at 2021 at naglaro din siya sa France noong 2017. Bagamat nagretiro na ng maaga, hindi imposible na maisipan pa nitong bumalik sa paglalaro dahil ayon nga sa kanyang post, possibly pa lang naman na iyon ng kanyang huling pro volleyball game. Pero sa ngayon, mukhang focus nga muna talaga si Mau sa kanyang pag-aaral sa Harvard Business School at matagal-tagal na nga rin siyang hindi pa bumabalik ng Pilipinas.